like sa aking YouTube channel. So, kamusta na ba kayo mga kabayan ko, mga friends ko, lalo na dyan sa Taiwan? Kasi kung hindi nyo natatanong, dyan ako unang nakapag-abroad. So, sa lahat ng mga friends ko na nag-subscribe sa akin dyan sa Taiwan, hello! So, bago tayo pumunta sa content ng video natin, ito nga pala yung isang video kanina kasi lumabas kami. Bumili kami ng foods namin para naman makita nyo kung ano yung itsura ng labas ng tinutuluyan namin. So, eto na. So, hi guys! Diyan nga pala yung labas. Yan yung pinakasentro ng tinutuluyan namin dito. So, hindi ako masyadong nakapag-video kasi pangit na yung camera ko. Masyadong mauga. So, yan lang yung na-captured ko. Tapos, may susunod pa yun dun sa loob ng grocery store na pinuntahan namin kanina. Kaso hindi nga rin na masyadong matagal kasi datapos ako baka pagpilitan ako kasi parang bawal sa kanila yung dito. So ayan, naglalakad ako tapos sumigaw ako ng welcome to Loning! Kasi nga ang pangalan ng place namin dito is Loning. So ayan, yung itsura, diba, malinis tapos maganda yung mga buildings. So, dyan yung ng grocery stores. Yan. Mahilig kasi sila dito sa tinapay. So, iba-ibang shape ng tinapay. May bilog, may pahaba, may pa-square. Tapos, may mga buto-buto, mga chia seeds, mga flax seeds, yan, ganyan. So, mura lang yan. Yung mahaba na yan is 4 pesos pera natin. So, yan. Makasama ko dito sa accommodation. Yan. Mga ano-ano, mabibili. Actually, madalas mag-sale dito, lalo ng mga chocolates, yung Milka. Yan yung sikat na chocolate dito. So, hindi masyadong Cadbury yung Milka. Yan, mga biscuits. Yan. Actually, madalas mag-sale mga chicken dito lalo. Yan, frozen pizza. May mga microwave na lang. Ice creams. Kapag winter dito, sale na sale ng mga ice cream. Diba? Yung mga juices nila, 21 crowns lang. 2 liters na yon. Ice cream. Iba't ibang klase ng mga ice cream. Yan. So, wala akong pera kaya hindi ako bumili. Charot! Yan. Naghahanap ako ng pwede kong mabili. Kaso lang, wala akong nabili. Kaya, ayan. Nag-video-video lang ako. Char-char lang! May video kanina dun sa grocery store na binilhan namin. Kaso nga lang, in-stop ko agad siya kasi nga one time dati, nagta-translate lang ako ng gusto kong bilhin, eh nasita ako. Kaya kanina, in-stop ko na agad na ang pag-video ko kasi baka mapagalitan pa ako. Kaya yun, pero next time, tatry ulit natin sa ibang store, sa ibang market kung pwede bang mag-video para papakita ko naman sa inyo kung magkano yung mga price ng mga bilihin dito, kung mahal ba o mura kesa sa Pilipinas. So, ang content ng video natin ngayon ay about sa sahod at benefits o kung magkano nga ba dapat talaga ang sahod ng isang factory worker dito sa Czech Republic. So, ang trabaho ko nga pala dito ay factory worker. So, yung product na ginagawa namin dito is yung fuel pump ng sasakyan. So, yun. Yung work namin dito, 8 hours lang naman, tapos 5 days a week lang. Kaya kapag Saturday and Sunday, lagi naming rest day. Kaya nagustuhan ko yun dito kasi lalo na pag kasama mo yung family mo, so makakapag-spend time ka talaga sa family mo. Kaya nagustuhan ko yung rest day nila dito. So, magsisimula tayo. Siyempre, sinulat ko yun naman para hindi ko malimutan. Pasensya na kayo. So, una, kung mag-a-apply kayo dito sa Czech Republic, siguraduhin nyo munang legit yung ina-applyan yung agency para hindi kayo masingil ng masyadong malaki kasi sayang din naman yung pera.
Tapos alamin niyo, basahin niyo yung kontrata niyo kung tama ba yung nakalagay. Tapos alamin niyo kung yung pinirmahan niyo ba sa kontrata, yun talaga yung trabahong dadatnan niyo dito. Kasi minsan doon nagkakaproblema. So, isa pa, hindi porketa sa Europe, sa bansang Europe, ibig sabihin parang malaki na agad yung sahod. Kasi parang ganun yung ina-expect ng iba. So dito sa Czech Republic, yung currency nila, hindi kami dito Euro. Kasi iniisip ng iba, Euro kami dito. So hindi. Bali, ang pera namin, pera nila dito is koruna o crowns. Dito kasi sa company namin, meron kaming meal allowance. So, 70 yun per day. Tapos, mas malaki kapag overtime. Kasi minsan, pag Saturday, may overtime kami. Pero hindi naman talaga lagi-lagi yun. Tapos kasi mas, yung mga local dito, ayaw nila ng overtime. Kaya, pag nagpapa-overtime yung mga boss namin, actually, puro Filipino lang talaga yung nag-overtime. Kung binibigay sa amin na meal allowance, nare-receive namin yun kapag sahod na bali ganito yung itsura nun. Tapos, yan, pwede namin yung gamitin pang grocery dito sa mga grocery store dito. Tsaka sa KFC, tsaka McDo. Tapos, sa ibang Vietnamese store, pwede rin namin siyang magamit. Kaya helpful sa amin yung very helpful sa amin yung meal stub namin na yon o yung voucher kung tawagin namin, kasi konti na lang yung dinadagdag namin para sa foods namin para sa isang buwan. So medyo nakakatipid kami. Tsaka para sa akin kasi mas mura o mas, ewan ko lang sa Prague ha, kasi dito sa amin, dito sa Loni, parang mas nakakatipid dito kasi malayo kami actually sa Prague. Kaya hindi kami madalas na nakakagala. Dito lang kami lagi sa bahay pag walang paso. Kakain lang, tapos hihintay na ulit kung kailan. Pagkatapos ng rest day, pasok na ulit. Kaya para sa akin, mas tipid dito. Tapos, wala man dun sa vacation na binibigay ng company. So, sa first year mo dito, binibigyan ka ng 1 month na bakasyon. Yung 1 month na vacation na yun, syempre, with pay yun. Tapos, sa mga susunod na taon, hindi ko lang alam kasi ito pa lang yung unang vacation kong magagawa. Pero sabi nila, hanggang 2 months yata pwede ka mag-vacay. Pero 1 month lang yung bayad sa'yo. Tapos, tungkol naman dun sa pamasahe, oo, libre. Binibigyan nila kami ng pamasahe. Actually, hindi naman yun talagang kung magkano yung babayaran namin sa plane ticket, yun mismo yung binibigay nila. Bali, meron kaming tinatawag na gallery beta. So, ito yun. Tapos, dyan pinapasok yung pamasahe namin. May amount lang sila na binibigay para doon. Tapos, yung mga points pala namin sa overtime. So, dyan din napasok. Tapos, kapag birthday namin, may binibigay silang konti. Pero, at least naiipon yun doon. Bali, hindi siya na wi-withdraw yun sa amin. So, kaya, pag bibili kami ng ticket, dinadala lang namin itong gallery beta namin. Tapos, yun yung pinipresent namin sa airport. Tapos, bibigay namin yung code. So, dun pinabawas yung pamasahe namin. Kaya, konti na lang din naman yung dinadagdag namin kapag bumibili kami ng ticket namin para sa bakasyon namin. Tapos, halimbawa, kapag hindi ka uuwi, kung wala kang plan na magbakasyon, yung gallery beta namin, pwede mo yung ibili sa mga, hindi ko masabi kung ano. Basta pwede mo siyang i-order online ng mga appliances, ganon. Tapos, yung mga pabango, mga beauty products, pwede mo siyang i-order sa ganon. Tulong na rin talaga sa amin yung binibigay ng company namin. Actually, yung mga friends kong nandito, sabi nila, meron din naman daw na binibigay sa kanila ng pamasahe na kagaya din sa amin. Kaya siguro halos naman lahat dito nagtatrabaho sa factory may ganun binibigay. Hindi ko lang sure kasi yung mga natanong kong friends ko, so parang parehas lang din naman kami. Pero pupunta nga pala tayo dun sa sahod. So kapag halimbawa, paalis na kayo, basahin yung maigi yung kontrata nyo.
kung yung pinirmahan yung kontrata, ang nakalagay niyong sahod dun is 15 to 18,000 crowns, pwede na yun. Ibig sabihin na sapat na yun. Kasi dito sa amin, nagsimula lang naman talaga kami sa mababang sahod. Pero, mabilis silang mag-increase. Yun lang yung kagandahan. May, after 3 months, may increase ka na. Tapos yung susunod na 6 months, tapos 1 year. Kaya, yun yung kagandahan. Hindi naman na, kung ano lang yung pinirmahan mo, yun lang talaga yung sahod mo. Kasi, sa totoo lang, nung nasa Taiwan ako, kung ano yung sahod ko nung dumating, hanggang pag-alis ko, yung pa rin yung sahod ko. Kaya dito, na nagustuhan ko kasi meron silang ganun. Tapos, yung parang na, lalo na sa, ano man tawag dun? Appraisal ba yun? Yun. Lalo na pag mabait ka, masipag ka mag-hoti. So, medyo malaki yung natatanggap mong increase. So, yun. Pagtungkol naman dun sa mga mag-a-apply dito na sa bahay magtatrabaho, wala pa akong idea kung magkano yung sahod nila o magkano ba talaga yung dapat nilang matanggap. So, sa mga may plan mag-apply, sana matanggap kayo. Tsaka, maghintay lang talaga kayo kasi kung para sa inyo naman talaga yan. So, para sa inyo. Tapos, yun nga, sabi ko, i-check nyo lagi yung mga contract nyo para hindi kayo magkamali ng trabaho ang papasukan nyo. Tapos, kung may tanong pa kayo, so, comment nyo lang sa mag-comment lang kayo para naman ma-search ko o para naman makapagtanong-tanong din ako tungkol sa mga itatanong yun na hindi ko alam ang sagot, di ba? So, bali pala, dito sa place namin, kami yung unang Filipino workers na nakapag-work dito sa Loni. Tapos, bali, nasa 30 lang kami na Filipino dito. So, isang apartment kami dito na may, hindi ko alam kung 10 room ba. So, bale, sa isang room, halimbawa dito sa room namin, 4 kami, yung asawa ko, yung kapatid ko, tapos yung asawa niya sa dalawang kwarto. So, ganun. Tapos yun nga, dito, matipid naman kasi actually walang masyadong gastusin, kundi pagkain mo lang. So, naalala ko lang kasi nung nasa Taiwan ako, anywhere, everywhere yung gastusan. So, maraming temptation, maraming mga pagkain, maraming mga damit, kung ano-ano pa dyan ang mabibili. So, dito wala. Paglabas mo, park lang. So, naglalakad-lakad lang kami. Pag wala kaming ginagawa, lakad-lakad. Tapos, kasi maganda nga yung view, marami silang puno dito. Tapos, yun, kakain. So, pagka may mga birthday dito sa amin, kami mga Pinoy, nagluluto, ganyan. Tapos, meron kami dun sa likod na barbecuean. At minsan, i-accommodation tour ko kayo. So, para makita nyo naman yung accommodation namin at yung kwarto namin, kung ano itsura. At sana mapakita ko rin sa inyo yung labas. So, tingnan natin yan sa mga susunod araw pag wala akong pasok para magawa kayo. Tsaka, pasensya na kayo kung hindi ako magaling magsalita kasi hindi naman talaga ako vlogger. So, ginawa ko lang to para hindi ako ma-homesick kasi nga wala naman din kasing ibang paglilibangan dito. Cellphone lang, ganyan. Tapos, lakad-lakad lang sa labas. So, para naman may pagkalibangan ako. Tapos, makachika-chika ko yung iba kong mga friends, ganyan. Kaya gumawa ako ng vlog ko para ma-share ko din naman sa inyo yung experience ko dito sa Czech Republic. So, guys, salamat sa panonood nyo. At sana, huwag kayong magsawang manood sa akin. Kaya, kung di pa kayo nagsusubscribe, please subscribe to my channel. Like, share, and subscribe. So, ingat kayo lagi sa mga kabayan ko dyan. Ingat kayo at God bless sa inyo lahat.